Kumusta mga kainang? Sa araw na to, nais po sa inyong ibahagi paano ba mag-umpisa at paano maiwasan ang RI. Pasensyahan nyo na po kung meron tayong naririnig na maingay sa likod dahil meron pa silang klase. Ako, tapos na. So, ano nga ba yung RI? Yung ARC ay yun yung nahuli ka ng ARC, no? Nag-wielding ka, hindi ka nakakover, bigla kang tinamaan ng flash ng wielding, o sadyang hindi ka gumamit ng wielding helmet. Or, so, pag ganun po ang ginagawa natin, especially yung mga karamihan na nakikita natin sa mga maliliit na shop, gumagamit lang sila ng sunglasses. Ang sunglass po ay hindi po pwede sa arc welding. Lalo na itong electrode, no? SMEW. Dahil lang ang shades ay 5 lang po ang shade niyan, ano? So hindi siya pwede sa mga welding. Pwede lang po 'yan sa mga gas cutting, no? So 'yan po ang pwede niyan. Gas welding pwede po 'yan, ano? So para maiwasan po natin, dalawang topic natin dito. Paano maiwasan ang RI at ano yung mga dapat tandaan natin bago tayo mag-welding. Unang-una, kailangan safety tayo. Meron tayong welding helmet. Meron tayong apron. May welding gloves. Huwag po tayo mag-welding na walang welding gloves. Meron tayong safety glass with side shield, at meron tayong gamit na shipping hammer, steel brush, panlinis natin, at hanggat maaari meron tayong chisel pantanggal ng mga spatters na matitigas. So meron tayong welding helmet na manual, meron tayong auto darkening na welding helmet, pero tatanggalin natin ito, no? Dahil consider natin sarili natin na tayo ay beginner. So pag beginner, lalo na karamihan naman sa atin, pag natuto tayo ng welding o matututo pa lang tayo ng welding, kulang tayo sa gamit. So kahit ganito lang po ang ating i-provide kagad, no, mga kainang. Ito nasa 400 to o 500 pesos siguro sa atin. Ano nga ba mag-umpisa sa pag-welding? Unang-una ang tandaan natin, yung mahalagang bagay. Okay. Ano-ano yun? Unang-una, ang una nating tingnan, yung materials natin. Anong klaseng materials? Yan ba ay carbon steel? Yan ba ay stainless steel? Yan ba ay aluminum? Yan ba ay pundido? No? So, titingnan natin kung anong klaseng materials. Yun ang una. Pangalawa, anong gaano kakapal? Ano ang thickness ng materials na wiwildingin mo? So, yun ang una nating titingnan. Kasunod noon, anong klaseng electrode? No? Siyempre, ang rule of thumb dyan, kung anong klaseng materials na ginagamit mo, siya yung materials na gagamitin mo, siya yung flux at saka yung metal na nandito sa loob ng electrode, yung core wire, dapat iisang klase lang sa materials na wiwildingin mo. Pangalawa, yung size niya, yun ang mahalaga. So, pag tinitingin tayo ng size ng electrode, hindi tayo tumitingin dito. Titingin tayo dito sa core wire. Kung anong klase yan, anong kapal niyan, no? Mga kainang, itong core wire na ito ay normal lang, ordinary lang po itong metal. Ngunit, pagka binilding mo na ito, kasama sa mga flux na ito, itong mga flux na to may mga alloying element, no? Na siya yung nagpapatibay dun sa welding mo. Pangatlo, yung arc length, no? Yung arc length, yun yung pagitan ng electrode, dulo ng electrode mo, at saka yung piece metal mo. So, gaano kalayo? No? Gaano kalayo yung metal at saka dulo ng electrode? Dapat matutunan natin yan, yung arc length.
kadalasan ang normal na ginagawa, kung anong kapal nitong electrode mo, siya din yung arc length mo. Okay? Yun lang yung basihan. So, yun ang basihan natin. Halimbawa, kung meron pang mas dikit ng konti. Ito, tanda natin, pag tayo po ay kumamit ng SMAW o shielded metal arc welding, pag tayo ay kanan, mula sa kaliwa, papunta sa kanan yung ating welding. Pag kayo ay kaluwete, mula sa kanan, papunta ng kaliwa naman yung ating pag-welding. So, dragging technique po yan. Ano po ba yung dragging technique? Parang hinihila po natin yung ating pag-welding, no? So, ito yung materialis natin, ganyan. Nag-welding tayo. 90 dito, 90 dito. So, ang drag angle natin ay 10 to 15 degrees para ang lahat ng welding natin ipapunta rito sa area na to. Hindi tayo nauunahan ng lusaw. Pag nauunahan tayo ng lusaw, dalagdagan natin yung angle natin. So, yan po yung drag angle natin, no? Ngayon, ang work angle, kailangan ihaharap ko sa inyo, kailangan diretso din siya. Wala kang makikitang bend dito, wala kang makikitang bend dito. So, pag winilding mo siyang ganyan, hindi pwedeng papalin yung kamay mo rito habang nag-welding ka. Madalit sabi, pag nangyari yon, pag pumapaling ka sa kanan, so diretso ka mag-welding dapat. Pag pumaling ka ng ganito at nag-welding ka pa diretso, yung lahat ng welding mo, hindi mag-i-event, pupunta lahat dito. Kung pupunta dito yung electrode mo, pupunta lahat dito ng welding mo. So madali sabi, lalo pag welding ka ng T-joint, hindi magiging even yung pag-welding, imbis na hati-hati. Pag diretso po yan, hati-hati siya. Bawat plate ay na-welding mo. Ngayon, let's say ito ay flat lang. So pagka na-bent, napunta rito yung electrode mo, so nandito lahat yung electrode, yung welding. Maging anong diretso siya, pero ang welding mo ay parang makapal yung kabila, manipis yung kabila. So yan po yung work angle mo. Dapat diretso at meron kang drag angle na 5 to 10 degrees papunta rito sa progression ng yung pag-welding. Travel speed, no? Hindi ka mabilis, hindi ka mabagal. Depende doon sa size na requirement ng iyong pag-welding, no? Kung anong nakalagay doon, kung anong size, dapat makuha mo yon. So yun na yung mga marami pang magiging ano, no, magiging essential natin, mga mahalagang tinatanda natin, pero yun yung mga basic. Kahit anong klaseng ano yan, welding process, yun yung basic na dapat natin tinatandaan lagi bago tayo mag-welding, no? So natandaan mo na lahat yung mga nagawa mo na lahat yun. Ngayon, paano mag-start? Kung mag-start tayo, lahat ng makina, sabihin na natin, ito lahat, Lincoln, lahat ng makina yan, pare-pares ang brand yan, pare-pares ang power niyan. Ngunit, ang pasok ng kuryente ay hindi pare-pareha. So, ang ibig kong sabihin, huwag tayo pakampante sa mga digital, kung sabi natin nakalagay doon 100, okay na yon. Walang ibang mas pinaka-effective kung hindi ititesting mo yung lusaw, tingnan mo siya. Usually, ang ating tinitingnan, kung anong size nito ng ating electrode, times 2 yung lusaw. Yung lusaw, yung tinatawag nating weld father, yun yung melt niya. Dapat times 2 yun dito sa size ng ating electrode na to. So, doon natin nakikita yon. Kasi minsan, pag sabay-sabay ang makina umaandar, hindi pare-pares ang pasok ng kuryente nag-aagawan. Tapos mayroong machine na hindi na calibrated, mayroong machine na malakas, mayroong machine na medyo mabagal na. So tinitingnan natin sa lusaw, paano ba ang adjustment. So yan yung mga dapat tandaan natin, no, mga kahinang. Ang pangalawang topic natin, yung arc eye. Ano ba natin may iwasan yun? Dito natin i-set up. Huwag tayong gumamit ng handheld. Ang handheld, hindi natin pinapractice yan dahil hindi naman yan ginagamit sa structural, sa pipeline. Hindi po yan ginagamit. Hindi ka naman pwedeng umakit ng high tower, no? Mag-welding at may handheld.
So kailangan natin ang welding mask. Ngayon, paano natin maiwasan yung arc eye? Napakadali lang po maiwasan. Gamit tayo ng helmet. Ngayon, magkaroon tayo ng adjustment dito na hindi matigas, hindi masyado maluwag. Paano? Isuot natin yung ating helmet, no? Tatalansahin natin na hindi nababa at hindi matigas. Pag pinitik natin yung ulo natin, nababa yung helmet natin. So hindi siya matigas, hindi siya malambot. Tatansahin natin ganyan. Okay. Pag yuko natin, hindi nababa, di ba? Pero pagka ginano natin yung ulo, ayos naman. Bakit kamo? Para hindi na natin siya hawakan ng ganyan. Tapos yung kamay natin nawawala na doon. So paano mag-umpisa para hindi tayo magkaroon ng arc eye? Yung ating electrode, ilalapit na natin dito sa metal, yung plate natin. Malit ng the gap. So, pag nandyan na, isasara na natin ito, no? Hawak natin yung kamay natin dito sa kung saan tayo makahawak para magkaroon tayo ng stability. Paglapit natin kanyan, pitik natin, saka natin itatouch yung ating electrode. So pag touch natin ng ganyan, tap lang. Ito yung tinatawag na tapping technique. Pag tap natin ng ganyan, magkaroon na siya ng kislap. Pag nagkaroon ng kislap, doon na natin makikita yung ating wewelding-in. So taas ng konti para magkaroon ng force, saka tayo dahan-dahang mag-wewelding. Hindi po tayo yung mag-start muna tayo bago mag-cover. Doon tayo nagkaroon ng arc eye. O yung mata natin eh, parang may buhangin sa loob. Okay? So yun lang po. Huwag tayong, minsan ang ginagawa naman, no, ng iba, cover muna bago mag welding. So hindi makita kung nasaan yung start niya. Kung saan siya naka-welding. Ang dami niyang mga arc strike sa kanyang plate. So yan po ang technique kung bakit dapat natin na isipin yung iwasan natin yung arc eye na yan. So ano ang remedy pa nagkaroon ka ng arc eye? Huwag po tayong maglagay ng big sa ating mata. Huwag po tayong uminom ng paracetamol. Hindi po yun gamot. Ang gamot lang po sa arc eye, no, para lang maibsan ng konti, kung meron kayong pipino dyan na malamig, meron kayong patatas dyan na malamig, no, i-slice nyo lang, itulog nyo, no, tapos ilagay nyo sa mata, itutulog lang po yung arc eye. Hindi po yan hinihilamusan, lalo ma-erita yan. Huwag nyo ibabad sa tubig, pagod po yung mata nyo. So tinutulog lang po yan, kinabukasan, ma-relax ng konti, kung hindi pa, tulog ulit. No? Basta lagyan nyo lang ng pepino dyan o kaya yung patatas na isaklop nyo sa mata. Huwag po nating kakamutin, huwag lagyan ng bix, maanghang, lalo kang magluha-luha yan. So huwag natin basahin. Yan lang po mga kahinang upang maiwasan natin yung arc eye na tinatawag. At lagi tandaan natin yung mga basic na dapat inaalala natin bago tayo mag-welding. So sa susunod, mag-start tayo ng welding, no? Paano mag-beading, paano gagawin natin ng tie-end. So yun muna mga kahinang, hanggang dito na lang. Susunod na video, kita-kita tayo ulit.